Page 140. What's up, YouTuber? Digital Bob here once again, and welcome to my channel. Today we're doing a tutorials for basic camera parts and functions settings that you need to know as a beginner. Roll that intro. Here we go. Okay, so yun, pag-usapan na natin yung basic camera parts and settings na kailangan natin malaman at kailangan natin matutunan bago gamitin yung camera natin at bago tayo mag-shoot. Bago tayo pumunta dun sa larangan na yun, alamin muna natin what is photography. Kung ginugol nyo or sinerch nyo sa Google what is photography, usually it's a Greek word, derived from a Greek word, photo means light, and graphane or graphene, which means to draw. So photography is the art of recording light. Hindi ko na masyadong pahahabain pa ang meaning na yan. Okay, so yung first part natin is yung body. Alam naman natin na ang camera ay maraming parts. So kung mapapansin nyo, yung camera body ng APS-C sensor at yung full frame halos parehas lang. Medyo malaki lang yung mga full frame camera kasi may mga iba-ibang parts sila na wala sa mga APS-C sensor. At saka yung mga mirrorless, mas maliit sila kasi mas compact lang sila, wala silang mirror, kaya mirrorless. Yung lens malapit sa sensor kagad. Halos lahat na sasabihin ko ngayon is makikita nyo sa mga camera, mga DSLR, sa mga mirrorless, at saka sa mga full frame camera. Okay, sa camera body, andyan yung mga buttons, switches, mga controls, mga mode dial, mga dials na kailangan yung pindutin or gamitin para pag-capture ng mga features. Okay, so yung next part naman natin is yung lenses. Lenses na nasabi nila yung mata or eye of the camera. So, maraming types of lenses na pwede magamit sa camera body nyo, pwede nyo ilagay sa camera body nyo to capture different types of photo. Kit lens, which is yung 1855 3.5 to 4 or to 5.6 aperture STM lens. Meron yung mga prime lens, which is fix yung focal length nila, 35mm, 50mm, 85mm, and so on and so forth. Meron din yung mga wide lens na tinatawag to capture yung mga landscape photos and mga cityscape. Meron din yung mga telephoto or zoom lens where you can zoom in and zoom out. At saka yung mga fish eye lens, macro lens, different types of lens used for different types of photography. Okay, so yung next part naman is medyo critical as in nasa loob siya ng camera body. Medyo sensitive to at mahal to, magastos to pag nasira or pag na-damage. Ito yung sensor. Gamitin ko itong luma akong camera para mapakita sa inyo kung nasaan yung sensor. So meron siyang mirror sa loob. Ewan ko kung makikita nyo. May mirror siya sa loob. Unang nakikita nyo dyan yung mirror. And then yung sa ilalim niyan, after ng mirror, nandun yung sensor, which is yun yung sensor yung nagka-capture ng light na pupasok sa lens, and then yung sensor yung nagsisave na dun sa memory card. Meron pa dito sa loob nito yung shutter. Dun sa shutter naman is isang part na rin siya ng camera na nasa loob na nag-open and close every time na kumukuha tayo ng picture. Depende kung gano'ng katagal o gano'ng kabilis yung pagbukas or pagsara ng shutter. Kaya may tinatawag ng shutter speed. Pag-usapan natin yan sa next topic natin in exposure triangle. Okay, next part natin is yung battery. So, yung battery is kailangan sa mga camera talaga yan dahil yun yung buhay nila, yun yung life ng isang camera. Kung wala kang battery, hindi gagana yung camera mo. Memory card naman is doon nag-store ng data, ng images, ng pictures. So, kung walang memory card, wala lang din. Hindi ka tulad noon na mayroong film pa na di-develop mo. So, ngayon, memory card naman ang ginagamit. Okay, next part naman is bumunta tayo sa likod ng camera. So, meron dito ang LCD screen, saka viewfinder. Yung sa mga mirrorless camera, I think electronic viewfinder sila. Yung iba, wala ng viewfinder, electronic viewfinder, or EVF, na sinasawag. Diretso na doon sa LCD screen.
Okay, so yun yung mga basic camera parts and functions na ipoprovide ko sa inyo, na maituturo ko sa inyo. As a beginner, kailangan malaman nyo kung ano yung mga functions na yun, kung para saan yun, ano yung purpose nun, at kung ano yung gamit nun. At isa pa, syempre, gusto ko, magbasa rin kayo. Magbasa kayo ng manual, user's manual. Isa yan sa mga re-recommend ng mga manufacturer na basahin nyo, alamin nyo mabuti. May magandang maidudulot para how do you prolong yung lifespan ng gear nyo or yung camera nyo. Okay, so kung nagustuhan nyo yung episode na to, at kung nagustuhan nyo yung tutorials natin, hit that big thumb like button. And comment na kayo kung may gusto pa kayong idagdag, mayroon pa kayong gustong pag-usapan dito sa channel ko tungkol sa photo and videography. At saka, yung sa mga bago lang, hindi pa nakakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko. Marami pang video na katulad nito at mahaba pa yung lalakbayin natin. Marami pang tips and tutorials tayong pagsasamahan. At saka, ring the bell na rin para mag-get notify kayo sa susunod na video ko. Maraming salamat sa mga nag-stay at sa mga nandyan pa rin. Spread the love and share the video. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa susunod na video. And this is Digital Bob. Adios!